Yo, what's up mga ka-FRAs? Nagbabalik na naman tayo sa another video. At ngayon, ang video natin ngayon ay gagawa tayo ng pang-gut load sa ating alaga. Pang-gut load to sa ating feeders. Ang mga recipe natin is ito, tatlong pirasong dahon ng oregano, malunggay, tapos basil. Kahit anong uri ng basil, pero ang gamit ko ngayon is yung sweet basil. Ayan. Ayan, sweet basil. Tapos, carrots. Ayan, carrots. At yung pinakamahalaga is gulaman. Gulaman. Para magsama-sama sila. Magbind silang lahat. Ayan. So, ayan guys. Simulan na natin. Sali muna natin yung ating mga dahon-dahon. Ayan. Sali natin. Ayan. Ating mga dahon-dahon. Hinugasan ko rin pala. Hinugasan ko na rin pala yan mga yan. Baka sabihin ko kasi hindi ko hinugasan. Siyempre may mga pesticide yan. Hinugasan ko na yung mga yan. Bango. Tapos yung ating carrots. Yung carrots, ginadgad ko para madali na siyang madurog ng blender. Kasi pagka hindi natin ginadgad, medyo mahirap-hirap yung blender ditong durogin to. Ayaw malaglag. Tapos kalahating mangkok ng tubig. Okay. Tapos pwede natin isaksak yung ating blender. I-akyat natin. Pwede natin sa mesa ng ating blender. Pala guys, bago kayo gumawa ng ganito, paalam nyo muna sa inyong mga magulang kasi mahirap maglinis ng blender, lalo kung ang ating dudurugin ay gulang. Tip lang guys, pagka medyo nahihirapan yung ating blender, pwede kayo magdagdag ng tubig. Dagdag tayo ng tubig para diba? Tapos lang so yan, dagdagan pa natin ng konting tubig. Yan, okay na yan. Makikita nyo, nandito pa lang sa 30 yung ating tubig. Tapos paghalong-halo na, pwede nyo na ilagay yung ating gulaman.
untabored dapat yung gulaman natin. Hindi nyo na kailangan salain to kasi yung chunks ng gulay, yung ating mga feeders na ang kakain yan. Ayan. Yung ating mga magagandang feeders. Tapos, pag nalagay nyo yung gulaman, spin nyo lang ulit ng mga 2 to 3 minutes. Hanggang sa mahalo lang yung gulaman. Akong ginagawa ko, 2 to 3 minutes para siguradong halong-halo yung gulaman. Kasi para pagka niluto na natin to, maganda yung pagkakatigas ng ating mixture. Ayan guys, pagka nahalo nyo na, ganyan ang magiging itsura nyan. Ayan. Amoy damo siya. Ayan. Actually, pwedeng kainin to, pero ayokong kainin kasi para sa alaga natin yan. Tapos kung may honey kayo, mas maganda lagyan nyo ng honey. Ako lalagyan ko ng honey kasi para mas maganda yung ating mixture. Niluto na natin yung ating gulaman. Lulutuin na natin ito. Low heat lang para hindi masunog yung ating gulaman. Para hindi sayang yung mga natira dito, banlawan natin ng tubig. Pero guys, yung tubig na ibabanlaw nyo, yung tama lang, yung mababanlawan na kasi pag sumobra yung ano, yung tubig nyo, hindi natitigas yung ating mixture. Ayan. Kaya kailangan tama lang yung ating ibabanlaw. Tapos haluin lang natin ng halong-halo. Ayan, hanggang sa kumulo na siya, hanggang sa uminit. Kasi pag hindi natin hinalo yan, yung ating mixture hindi mabubuo. Ayan, tingnan, medyo nabubuo-buo na siya. Ito pag kinain to ng ating deer dead, o kaya ng mga kung ano mang papakain niya sa kanila, isda, mga ano, healthy yung ating ipapakain. Kung may kalabasa kayo, mas maganda kung may kalabasa. Para kalabasa at yung carrots. By the way, sa mixture ko na to, ang binili ko lang dito is yung ano lang, gulaman lang. Kasi meron akong tanim na basil, may tanim din ako na malunggay, tapos meron din akong tanim na oregano. Bali, ang binili ko pala dito guys is yung honey, yung carrots, yung honey, yung carrots, tapos yung ano pa ba yung nilagay natin dito, gulaman. Ayun, yun yung tatlo kong binili. Tapos yung the rest, tanim ko na yun. Lahat ng greens, tanim ko yung greens. Kaya kung may bakuran kayo sa inyong bahay, mas maganda. Kasi para hindi na kayo bibili ng malunggay. Kasi mahal din ang malunggay. Mahal din ang oregano. At mahal din ang
basil, lalo yung basil, mahal yung basil. Meron akong video na binili ko yung basil para ipropagate ko. Para gagawa akong maraming basil. Pinamin ko siya para libre na ako sa basil. Pero meron talaga akong basil na tanim. Gusto ko lang magtanim ng basil na yung sweet basil, parang iba yung variety naman. Kasi yung basil na nasa akin is yung hindi siya sweet. Hindi siya sweet basil. Sakto lang siya pang ulam-ulam, pang luto, pang pasta, pesto, ganun. Kaya pagka medyo bumubula-bula na, ibig sabihin niya mainit na to. Tapos pagka medyo mainit na, pwede na natin patayin. Para mag-cool down na siya. At maitago natin sa rep. Ano lang, container. Bango! So yun guys, make sure nyo pagka isasalin nyo na yung mixture nyo, yung ating niluto kanina, dapat hindi na siya sobrang init. Kasi pag sobrang init, magsishrink to. Masasayang lang yung mixture natin. Kasi hindi na natin pwedeng gamitin yung pag nasunog yung plastic. Ano, kita nyo naman, no? Tumitigas na agad yung ating mixture. Ibig sabihin, maganda yung pagkakamix natin. No? Tumitigas na agad siya, oh. So yun guys, naka-apat na batch tayo. Naka-apat na tray tayo. Ayan, naka-apat na tray tayo ng ating mixture. Wait lang nating lumamig to, tapos pwede natin siyang ilagay sa freezer. Sa freezer. Yeah, sa freezer ko inilalagay kasi para matagal yung kanyang shelf time. Pag sa rep lang kasi, madali siya mabubulok. Hindi natin siya mapapakinabangan ng matagal-tagal. Lalo yan, apat yung mixture natin. Mabilis itong mabubulok. Pagka sa freezer natin nilagay, matagal to bago mabulok to. Ayan. Ayan, oh, halos tigas na nga agad eh. Oh. Ayan. Ayan. So yun guys, balikan ko kayo pagka matigas na yung ating mixture. Guys, matigas na yung ating mixture. Ayan, kung makikita nyo, mapapansin nyo yan. Matigas na siya. Ayan, matigas na. Tapos, pwede natin tikman kung masarap ba yung ginawa natin. Masarap. Masarap pero ayokong kainin. Kasi para sa alaga natin yan. Takpan natin sa isa. Ayan, takpan natin. Naka-apat tayo. Tapos, pwede nyo naman to ipakain agad sa alaga nyo. Pero, meron pa kasi silang kinakain kaya hindi ko muna ipapakain. Storage muna natin dito sa rep. Freezer, ilagay muna sa freezer. Ayan. Ilagay muna natin siya dyan. Ayan, balikan ko kayo pagka ipapakain ito ating mixture. See you again. Mamaya. So guys, nagbabalik na tayo sa ating channel. At ngayon, ito na. Papakain ko na yung ating ginawa kanina na gut load. Gelatin gut load. Ayan. Gagawin lang natin, puputulin lang natin na ganyan. Ayan. Para matansya lang natin kung gano'ng karami ipapakain natin. Ayan, ipakita nyo, maraming mga fiber. Ayan, lagyan lang natin ng mga 2 piraso lang siguro. Kasi baka hindi nila maubos. Mabubulok lang yan. Ayan, no?
Kita nyo naman, ganda. Ayan. Yan yung kakainin nila. Magandang gut load to. Talagang sulit na gut load to. Magandang maganda yan. Tapos yung isa din, lagyan din natin ng gut load tong isa. Dalawa lang din. Dalawa lang din dito sa isa na to. Ayan, dalawa lang din. Tapos, sarapan na natin. So yun lang muna guys ang ating video. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Peace!